Take it easy. Yay. Yay. You see, that's what I mean. See? You know, if you keep this thing straight, I'm a fast learner. Well, Alex. Oh, hi. Manny. This is Vilma. Manny. Ah, how do you do, Vilma? And this is Esmeralda. Hello. Esmeralda, I want you to meet my... anyway, his name is Alex. Oh, hello, Alex. Vilma, Esmeralda. Hi. Have you been playing long? No, not quite. How are you doing? Have you been playing long? Ay, naku, I just started, pero alam mo naman, beginner's luck. Yeah, I mean, I shot the volley. I went saw. In. mahilig ka pala sa mga spring chicken. Giving the public a distorted picture of the labor situation here. Bakit? Ano ba meron dito sa asyenda? Kinakadinahan ba mga trabahador? Ginugulpi ba mga sakada? Kinukulong ba natin sila tuwing gabi at pinakakawalan na umaga? No, but we strip them of their self-respect! You know, what am I talking about self-respect? Wala naman tayo niyan eh. Uy, tama na yan, Juan Miguel. Talagang tama. Look, you keep quiet. At huwag mo akong pagtataasan ng boses mo, ha? Impertinente ito, ha? Juan Miguel! Hayaan mo na siya. Diyan ka naman, yaan mo ng yaan. Kaya may spoil yung anak mong yan, eh. Juan Miguel. I'm sorry, Father Vic. Kung pati itong aming mga maliliit na drama ay yung naobserbahan pa. I understand. But, I really have to go and thanks so much for your hospitality. Are your quarters comfortable, Father? Oh, yes, very. As a matter of fact, gagawin ko ang opisina. Mabuti at malapit sa mga kwartel. As you can see, Hacienda Montemayor has nothing to hide. You can stay as long as you like. Mabuti kaya isama mo na si Juan Miguel sa Hacienda para may makatulong ka dun. Oo nga, Father. Get him out of my hair. I'll try, Alex. Bye, Father Vic. Bye, Mr. Montemayor. Well, the way things are, Father Vic cannot find out anything about the Sacadas, but he certainly will discover a lot of things about the Montemayors. Consuelo, sweeta yan. Alam niya ng lahat tungkol sa sins and corruptions. Hinahangaan ko ang kumpiyansa mo sa iyong sarili. Well, don't you think I should? Yan isang bagay na hindi mo naibigay sa akin kailanman eh. Ang problema natin ay si Father Vic, Dad. Bye. Hindi ko malaman kung bakit mo binigyan ng permisong mag-observe yan dito. Kung wala man tayong dapat itago, ang pananatili niyan rito ay lilikha ng mga chismis. Isa pa yan si Juan Miguel. Parating mga sakadan lang ang tama, tayo mali. Iho eh. Yan ang panahon ngayon eh. Yan ang uso ngayon eh. Makikita mo, pag-graduate niya ni Juan Miguel, he will be one of the strongest pillars of the establishment. Eh, uso lang ang mga ideologies ngayon eh. Eh, bakit sa akin? Wala yung mga ideologies na yan. Wala nga ideologies yan. Paano eh? Puro babae na sa ulo mo eh. Like father, like son. Eh, wala naman masama ron, mami ah. Ang tingnan mo mabuti ah, si Juan Miguel. Anong ibig mong sabihin? Eh, yung pagsama-sama niyo kay Father Vic. Eh, ano ngayon?
Kung may nangyayari, ay di sabihin mo, marunong naman ako magtago ng lihim. Hindi ba, Manuel? Iwan ko, my life's an open book. I have no secret. Bakit, Dad? Nalaman na ba niya ito kay Esmeralda? Ang mga sakada ay ang mga panahon ng trabahador dito sa tubuhan. Kinukuha sila ng kontratista mula pa sa Antique, Capiz, Cebu, Iloilo, upang magtabas ng tubo rito. At saka, dito, libre ang inyong bahay. At kompleto pa sa pasilidades ang bahay na yon. At pagparito sa trabaho, libre transportasyon pa. Hindi lang yan. Ako'y madalas na nagbibigay ng antisipo. Hindi pa man nakapagsisimula ng trabaho. Kaya lang, minsan eh, masyadong napakahirap nung masyado kang mabait. Kadalasan nga eh, pagkabigay ng antisipo sa iba riyan, basta't nawawala na lahat sukat. Hindi lang yan. Mag-iiwan pa ng katakot-takot na utang sa kantina. Hindi mo na alam kung saan mo hahagilapin. Sa ganyang paraan, doon ako nalulugi. Kadalasan pa nga, abunado ako, baka kala niyo. At heto pa isa. Kapag nagkakaroon ng problema rito katulad ngayon, sino ang pinuputukan ng may-ari ni Señor Montemayor? Ha! Ako! Limang buwan ang kanilang trabaho, tuwing buwan ng Oktubre hanggang Pebrero lang. Libre ang pamasahe nila sa pagpunta rito. Ginagawang libre ang pagpunta upang makaakit na higit na maraming trabahador. Sa ganon, magiging madali ang trabaho, tsaka magiging mabilis ang pasok ng tubo ng papa. Bago magtrabaho ang isang sakada, alagang-alaga yan ang inkargado kontratista. Pero pagdating dito at nagbabanat na ng buto sa init ng araw, nagsisimula na silang magipit sa kanilang pamumuhay. Mahirap ang trabaho. Mababa ang sahod. Ultimo nga yung antisipong ibinigay sa kanila, binabawas pa sa kanilang sweldo. Matataas ang presyo ng bilihin. Malakas pa tumaga ang inkargado. Tsaka ang mahirap, karamihan sa kanila, dala pa nila ang kanilang pamilya. Kaya huwag kayong magtataka, Father, kung kabaong-baon sila sa utang. Lalo na kung nagkakasakit sila o na-aksidente. Dahil hindi sila regular na trabahador, wala silang benepisyong pangmanggagawa tulad ng sick leave, maternity leave, at iba pa. Yung ang mga hindi na nakakatiis eh, umaalis na lang basta. Ang iba ay nananatili na lang dito dahil hindi na sila makaalis. O kaya iniisip nilang wala rin naman silang magagawa ron sa pinanggalingan nila. Yung mga nananatili rito, ang tawag doon mga dumaan. Ang ilan sa kanila ay nagkakaroon na ng bahay at kapirasong lupain dito na pahiram sa kanila ng asyenda. Kanila ang bahay at lupa hanggat napakikinabangan lang sila. Kung humihingi nga sila ng pagtaas ng sweldo, lagi silang tinatakot na paalisin sila sa kanilang tirahan. Siyempre, ayaw nilang maranasan muli ang kwartel. Yun, Father, ang tinatawag na kwartel. Diyan nakatira mga sakada. Isang kapirasong bahay na tinitira ng higit pa sa 50 katao. Diyan na sila kumakain, natutulog, naliligo, nagpaparaos, nanganganak. Diyan na sila nabubuhay. Diyan din sila namamatay. Ilang kaya sa atin ang nakakaalam na may mga ganitong tao?